So hello guys, welcome back to my channel. This is Miss Dakte. So ngayon guys, ay mag-skipping rope ako sa gabing ito. So dito naman ako sa may Soki Kuno Park. So gabi na, dito ako mag-skipping rope guys. Try my best para pumayat. So you're listening to Summer Radio. So yun guys, ang hirap pala mag ano, ang hirap pag skipping rope. Oh, nakapagod pero masaya din naman. So ngayon ay ikot-ikot lang tayo dito konti habang nag-aantay. Ang dami itong mga patan dito na ano, nag-aantay kung anong panuuri nila. So ayan, ikot-ikot na lang tayo. So ang hirap guys, grabe, hirap bilang OFW. Alam mo guys, noong nag-apply ako ng abroad, ilang beses kaya ako nag tumakas ng agency, tsaka 3 times ako naging offload. Na-offload ako guys, yung pag-offload ko is 100,040. So kasi ang ticket ko ay ang mahal ng ticket, yung isang ticket ko na one way ay invalid kasi wala akong e-ticket. So iniwanan ako ng aeroplano. So nandiyan ako sa gitna ng airport, pero yung airplane nasa kalagitnaan ng kalawakan ng ano ba yan, yung sa ipapawid na. So ako ay ano, nandun sa gitna ng airport. So umuwi ako na sa amin, naghanap na naman ng ibang pera kaya maghintay na naman ng another flight. So naging offload din naman. Hindi ko alam kung anong gagawin, hindi ko alam kung anong requirements ko. So ayun, tinanong ko yung mga officer kung ano ba talaga ang requirement. So isulat nyo dyan para ma-accomplish ko lahat bago ako pumunta ng airport. Wala naman silang sinabi, pero pinupunit lang nila ang ano ko guys, yung mga dokumento ko. So sa bandang huli, in the past, fast forward tayo, upload na naman ako noon, wala pa rin kwenta yung ticket ko. So ayun, tuloy pa rin ako sa kuha ng kung anong kinakailangan. So kung may tinatanong sila kung mayroon ba ako niya, may travel authorization to travel, kasi ang nilagay ko kasi sa embarkation ay
previous barangay secretary ako sa amin. So, barangay official. So, akala ng officer, ako ay tumatakas. Kasi baka na may utang ko sa barangay. So, yun, naghanap sila sa akin ng authorization to travel. So, hindi naman ako mapagbigyan ng DILG kasi hindi naman talaga ako present na barangay official. So, nagmakaawa ako sa DILG officer na bigyan niya ako noon. So, sa awa ng Diyos, binigyan din naman niya ako. Ay, yung ate ko din naman, sumama sa akin, biglang bumuhos yung ulan. Tinakip sa ulo niya yung ban paper ko. Eh, anong nangyari sa ban paper ko? Eh, namukhang luma, tuloy, gawa ng nabasa sa ulan. So, hindi naman din tinatanggap. So, ang ginawa ko ay, parang nagmapa na yan. Nilagyan ko siya ng chok, white chok, para pasirox ko siya uli, para mawala yung parang mapa. Ayun, wala. So, ayun pala yun, pagdating ko doon sa airport, hindi na kailangan pala yun, hindi na, wala na. At lahat ng mga requirements ko, lahat ay wala na ang kwenta yun. Kinano na siya, invalid na, kasi may tumutulong sa akin na aswat doon sa airport, kaibigan ng kapatid ko. So, kinakausap ko siya, tapos tinanong niya kung magkano ang pira ko. Sabi ko naman, ay ang pira ko dito ay, 10,000 na lang. Sabi niya, sige, may pamasahe ka pa. Sabi ko, mayroon. Pero hindi ko sinabi lahat, guys. Sa totoo lang, may 30,000 ako. So, yung pera ko ay nilagay ko dito sa under ng bra ko. Dito ay yung sampo. Dito din sa kabila yung sampo. Ang iba naman ay doon sa sapatos ko. So, worth naman yung worth as 30,000. So, ayan na. So, napunta na ako na, nandun na ako sa airport. Ayan, sabi naman ng doon, kinakausap sa, yung nagtulong sa akin, kinakausap niya yung manager, tawag doon yung nasa booth ba, yung taga-passport controller. So, kinakausap niya, tapos lumabas siya. Yung paglabas niya, kausap kami doon sa may coffee shop. Tapos sabi niya, bakit ka na-upload? Sabi ko, hindi ko nga alam, sir, kung anong problema. Tapos kinuha niya yung papers ko, yung pinipimahan ko ng mga upload papers. So, kinuha niya, tapos pinunit. Pinunit niya, tapos nilagay niya sa basurahan. Pinunit niya mga 8 times siguro niya pinunit yun. Tapos, nilagay niya sa basurahan. Sabi niya, ay bigay mo lang yung pira dyan sa cashier ng si cashier yan, dyan sa may coffee shop. Tapos, punta ka doon sa, nandyan ako sa table number 5, dumiritso ka na lang doon. At saka, ayun, dumiritso lang talaga ako doon. Iniwan ko yung pira ko doon na, ibig sabihin yung parang tip sa kanila, binigay ko yung 10,000. Yun. Kinakunwari lang ako na wala akong pera, guys, kasi pag hindi ka marunong talaga. Kung marunong din sila, marunong din tayo, yung parang din natin sa kanila para palabasin tayo, pangakasakay tayo ng aeroplano. So, yun na, nandoon ako, pumasok na ako doon, nag-check-in na. So, na-check-in ako, tapos na. Sabi pa naman ng tumulong sa akin ay, pagkatapos mo check-in, lumabas ka muna ha, para, ayun, magkwento-kwento, ganyan. So, may tirap ako na pera, so binigay ko sa yung tumulong sa akin, binigyan ko siya ng 5,000. So, yung iba, binigay ko sa anak ko, binigay ko sa mga pinsan ko naghatid sa akin para pang-snack nila. Kasi hindi ko naman magamit pagdating dito. So, yun na. Parang confident na kasi na-check-in na. Ay, maya-maya, tinawag na pala yung pangalan ko. Sabi ng anak ko, ma, tinawag ka na. Yung pala, Pijing na, Meralis. So, ayun. So, pagdating ko doon, sabi naman ng hinatid nila ako doon. Hindi na ako nagdaan sa checking. Bit-bit na lang yung sapatos ko kasi diretso-diretso na last minute na. Nandoon na lahat, magsira na yung daanan ng eroplano, sira na lahat. Sabi naman ng yung passport control, ngayon hindi ka na umiyak. So, tawa ka na lang ng tawa diyan. Pero kabado na ako, guys, kasi pag sa akyat ko sa eroplano, lahat ng mga pasahero parang siyempre nagalit. Yung iba nagalit. Siyempre, magalit talaga sila kasi hindi makaalis yung aeroplano. Kulang ang pasahero. So, pinijing na ako doon sa loob ng airport. Ay, sabi pa naman ng mga ticketing, nandiyan na siya sa loob. Pero hinahanap nila ako. Lagi akong pinipijing, hindi ako makita. So, ayun, hinatid ako doon sa yung nagtulong sa akin hanggang doon sa pinto ng aeroplano. Tapos, sinundo ako ng mga crew. Tapos, hinihila ako ng mga crew. Alam nyo, guys, hinihila ako ng mga crew. Totoo lang. Saka yung sapatos ko, bit-bit ko na lang yung sapatos ko. Wala na akong sapatos umakyat sa aeroplano. So, sa padang huli, nakarating din naman ako dito. Pero hindi pa naman tantong malas yun.
yun ilang beses ko nagano guys, ilang beses ako, 3 times ako naging offload. Tapos may mga karanasan sa buhay na hindi mo talaga maiwasan na yung mga pagsubok ba kung bago paano ka makarating sa abroad na sobrang hirap. Una, grabe ang hirap guys. Sa totoo lang, yung unang tumakas pa ako sa mga agency sa Maynila, grabe yung experience ko doon. So abangan nyo yung mga next upload ko. Ikwento ko yun kung paano ako tumakas sa kung paano ako tumakas doon sa agency na pinuntahan ko. So ayun guys, kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga yung mga yan sa airport, kung sino mang nakaranas na naging offload yan, magano kayo dyan, ingat-ingat kayo. Kasi 3 times ako nag-offload. So ayun, sa 100,040 yung nagastos ko na balik din naman sa akin, sa awa ng Diyos, tiyaga lang. Pero sana hindi na maano yan sa iba, hindi na masubukan sa iba. So ayan lang guys.